Minotaur Akai magkasabay yun, so isang team lang yun. Na naman, oh. Minotaur Akai na naman, oh, makikita baka, natin. Baka sa isang side lang the yun. Baka, eh, the manok and baka. Hindi, baka. Baka pa Akai. Akai. The panda and baka. Oo, oh, Samyup yun. Hindi. Baboy pala. Korean ano yun? Oh, Korean baka. The Korean baka. Korean panda. Korean panda. Antayin lang natin. Naka-blind drop lang tayo. Naka-blind drop lang tayo, guys. So, patayin lang natin paano tayo magtungo dito sa game natin. Of course, noting the fact there sa mga viewers natin dyan, may laban pa rin, ha, after mamaya, ang kalaban nila, ang I do not sleep. Oo, pero mukhang yung brand yung... Ang ata ang hindi natulog. I do not sleep. Kasi nakita ko yung status ni Maring Yuji. Oh, kagabi, di ba? Two hours ago? Ako dumating ako mga around 7 eh, ganun eh, dito sa venue. Tapos parang nakita ko yung status, 2 hours ago, hindi daw siya makatulog. Nako po, tapos ang MLCM. Oo, oh, man, di ba? Parang ano, parang wala talaga sa hulog eh. Pero tingnan natin. Chillax. Chill lang tayo dyan, mga tricks. Tapos ang dami ba? Ang dami nyo pang matutungayan dito, syempre sa ating MC29. Kasi nakakaabang din yung mga susunod pa nating laban, which is the Archangel, and Evos, and Overclockers. Madugo din yung group na to, sa totoo lang. Yung Overclockers, oh. No? Parang ano din to eh, may onting lason din yun. Yung Evos Esports SG, given na siyang threat, given na yung Evos Esports SG as a threat. Pero yung Overclockers, guys, baka yung iba sa inyo, hindi naririnig yun. Remember that this is a squad mula sa Vietnam. At kung gusto nyo matandaan kung anong meron sa Vietnam, guys, yung Kimi Meta, sa Vietnam po yun. Sila nag-umpisa nun. Your team is picking. Oh, tsaka, well, tignan natin lahat naman ng teams dito ay lason. Kung iisipin mo ko yung Shinbu. Pero there's a hype doon sa top dogs, which is Bren, Archangel, at saka Onyx. Pero syempre, nakita natin ngayon ang unang patikim ng Geek Fam na kayang-kaya nila pumalag. Walang hype. Para miss kayo. Casual. Baka 2-0 te. Diba? Baka 2-0 pa te. Diba? Ayan. So, para sa drop natin, nakikita nyo naman pala yung drop natin, mga kaibigan. Ayan yan, ganyan yan. Ayan yan. Ayan, basta. So, ang Lyomor, yun. Nakikita na natin. Ay, eto pa, Kuya Shinbo, ha. Mind you, ang Tigreal, Tigreal po siya kung paano i-announce, ha. Kasi sinabi ni Ate Girl. Oh, Tigreal, oh. Ang Tigreal. Ano kay Ate announcer? Kung dito, sa Pilipinas, pag pinipik yan, parang, napapaganon tayo. Wow, Tigreal! Napapapost ka sa FB, no? Napapareklamo ka. Ang cancer naman ito, Tigreal. Dito, sa ibang bansa, pag nagta-Tigreal, chillax lang sila dyan. Ay, on the meta yan. On the meta yan, dong. Para rin yan, Terry sila mechanic. Eto, pre, very, very brand esports lineup. Very, very brand esports. Walang kahit anong kalokohan, walang kahit anong pauso, Wala nang intro. You know, Coco on Claude, di ba? Naging top 1 sa mundo yan si Claude. You got Thamus on Rebo, Eugene Hayes on the Diggy, interestingly, and Pain. We'll be on to the title. Pero parang tagilid ang Vapor, Kuya Shin, ha? Parang, ang sakit kasi, you have a title, which is very tanky, against a carry na true damage, and open yung Kagura, hindi pa rin nakuha. Ah, oh, baka ayaw pa ipakita talaga. Harit muna. Okay lang yung Harit. Ang curious ako, Gusion naman, para sa kamay ni Dominus and Susko Frame. Po, si Dominus Trix, so nung MPL, SYMYSG, matitig laban yan. Let's go, Game 2, Geek Fam versus Bren Esports. Huwag na natin patagalin to. Tignan natin, ladies and gentlemen, para sa Bren Esports, hashtag Laban Pinas, Coco. Bilang ang Claude dito, Rebo ang Thams, Yuji ang Arit, Hayes ang Diggy, at si Paring Pain ang Tigreal. Indeed. Of course, makikita nyo dito mga kaibigan sa side ng Geek Fam. Too easy for JPV para sa ating Minotaur. So, on to the Akai, Dominus for the Gusion, Rebo the Lyomor, and Fakes for the Gary. Lyomor na naman si Paring Rebo dito. So, parang sabi niya dito, wala nang respeto. Gera kong gera. And look at the rotation na magmumula sa Bren. They are now eyeing the blue buff. Kinuha na rin nila si Lizardo dito na meron sa bandang blue lane. So talagang iiwan nila si Paling Humor. Pero right now, Geek Fam, knowing this, rekta sila. Sira ang rotation ngayon, ladies and gentlemen. Pero unang sumuntot ang ano. Ang Bren na naman. Ang Bren, oo. Tapos of course, tingnan mo yung farming rotation dito ni Coco. They allied Coco to actually get the farm onto the top lane side. Now they're also giving Coco the farm mid lane. Kakaibang strats. They want Coco to join the game kaagad. Grabe yung alternation. Or probably question, but they're just funneling the gold na magmumula kay Coco dito. Again guys, kung pagmamasdan nyo ang mapa natin, mas mabilis po ang punta ng minions sa mid.
Yun ang pinakamauna. So Coco, oh! Dominus mula doon dito, pero first blood kinagat ni Paring Ribo. Sige, Kuya Ribo talaga, malupit ko magat yan. At grabe rin naman si Paring Pain, may flicker pala yun. Flicker that risk. Oo, hindi basta-basta yan bibigay si Pain, kaka-engage lang yan. Yun na nga, oo nga naman, congratulations, Madam Lu and Kuya Pain. So mabalik tayo sa sinasabi ko, Kuya Shinbu, no? So actually, Coco, getting the farm in the top lane and getting it in the mid lane. So, parang lalabang siya dito ng gold ng 10 seconds faster. Faster. Paglaban si Coco, level 3 yan. Pag napatay yung Minotaur, level 4 kagad yan. Di nila pwede i-commit. Pero oh, man. Is coming in. And look at the discipline coming out from Coco dito. Sabi niya, sige, habulin nyo na. Eto na, ibabalik ko na. Hindi pero ako sasama. Oo, di ako lalayo. Di ako lalayo. Walang masasayang na minion wave. Walang masasayang talaga. Again, guys, medyo lamang siya dito ng 10 seconds gold dahil nga nakukuha niya yung gold sa mid, nakukuha niya pa yung gold sa top lane. Next dito ang objectives natin ng mga blue and probably crab around the ilang minutes and turtle fight around the top lane. Lamang ang level ng brand dito. Kailangan nata mag-ingat ng gigbap. Okay, so ayan, meron lang kailangan ulit ayusin para dito sa game natin. Okay lang yan, normally talaga sa start natin, marami pang mga bagay na di natin ine-expect, mga kaibigan, pero you can actually see the full squad. They're still utilizing the same squad here. Medyo nagkaroon na ng liwanag yung itsura ng mga taga-brand dito. Onting ano, onting hindi. Kanina kasi si Ribo, yung mukha parang hindi ni-replyan eh. Oo nga eh. Si Coco kasi parang hindi nag-wax. Si wax. Parang bitin yung wax eh. Alam mo naman, si Coco pag sumelpi yan, parang heart trap talaga ang datingan. Tapos nagising-gising na rin yung mga players natin. Oo, parang bitin-bitin talaga. Ito na, oh. Ito na, sa FA, oh, di ba? Parang bahay lang! Iba talaga si Rin. Kahit kailan! Tignan mo yung pagkakaiba ko yung Shinbu. Ito mali siya. Oh, upo. Puna maayos. Ibang country. Kasama si Ben, di ba? Kasama si Ben and Ben sa likod. Puna maayos, ibang country. Di ba? Para first impression plus. Chillax tayo, jacket. Oh, bawal magubad ng sapatos. Oh my clap. Pwede naman. Ribo. Pwede. Si Ribo parang si ano eh. Parang pwede si naman. Jules. Parang si Jules si Ribo. Oh. Si tropa natin, Jules. Ayan o. Di ba kahit si Hayes eh. Alam mo kasi Kuya Shin, ayan ang tinatawag na upo ng ano, galit na. Oo, paniki pose. Oo, parang si Ash, di ba? Pag si Ash Ketchup, binaliktad niya yung sombrero niya. Laban na. Yan ano din, si L ng Death Note. Si L ng Death Note, pag ganyan yung upo, di ba? Pag ganyan na yung upo ng pro player, ibig sabihin, galit na. Yun ang ibig sabihin yan. Tiyan mo si Coco ngayon, o. Tiyan mo. One assist. Buti na lang may medya si Ribo nun. Ay, nako. Pero nako, yung top ata ang baka dito. Grabe yung ila ni Kuya Pin. Nako. And right now, yung mage dadang gumagalaw, Kuya Shin. Level 4 yung Diggy eh. Oh. Pero may sundod yung Gusho dito. Mas yung matigil person to ni Diggy. Of course, kahit away din si Fix. Two regards retaliated by the members here na King Bam. Knowing na wala na rin flicker. Out si Tigre si Pain. Alright, pero pumapasok dito sa parang Eugene, nilabas dito ang Phantom Steed, Eugene falling low. There you go, pero nakakilig spree. The mage that is real, naglabas pa ng cruise question. May kagat mula kay Ribo dito, amuyin mo ang paako, sabi dito ni parang Ribo. Pero nilabas ang mga espada, Ribo still, kagat ng 7 Lions, let's go, oh! Ulo, grabe si Coco, makakatakas nga ba? Well, wala na siyang movement speed dito. Ribo. There is the bad boy pa si Ribo! Oh my G! Sabi ni Haze dito, oh, freestar! Yeah, freestar! Si Coco, too easy here. With his second ultimate for this fight, Pain nakasali na rin kung saan siya napatay, dun siya papatay. Grabe! At mahalam ka agad si Dominus. Ang tagal ng laban, pre, sa sobrang tagal na buhay na ulit si Pain. Yeah, nakapag-ult pa, oh. Tingnan mo, nakatulak si Pain. Oh, eto ulit si Shorn, babalik. Oh, laban ulit! Round 3! Fight! Okay! Silang. Mainit, dong! Grabe naman yung laban na yun, no? Pero sa tingin ko, lumamang doon ang brain. Alam mo kung bakit, Meshin. Oh, tricks, bakit? Nilabas na ni Ribo ang ano niya, ang ultimate jutsu niya. Wala pa nga siyang Bloodlust Axe doon. The lifesteal is real lang para sa kanya. Emblem lang ang nilaban niya doon. Ang swerte nung taas ng paa, Meshin. Oo, kapangyarihan ng paa. Ng paa. Pang paa. Mga kapaa. Tanda mo, payaman. Payaman to si Ribo. Bukod sa payaman, grabe din, dami din shoes niya mga yan. Indeed. And of course, going back for that fight, remember that Ribo is the one hunting the damage here. Not Coco anymore. Hindi ganun ka-damaging yung pagkawala kay Coco. Take note that Coco is also medyo upset doon sa laban. He's not dead for that fight. Pero, at ang galing din ni Haze, commented kay Haze sa support ang ginagawa ng Diggy.
Grabe si Haze dito. Piling ko nga siya ang MVP. Si Digong, Zeno. Parang Haze Yuji. Pag naglagay ka ng Cruz, yung Zaman Force, gagawin lang na Haze. Nalagyan na rin mga pre-stars. Pero si Yuji kanina, no, late yung Zaman Force. Talaga po yan. Cooldown, no? Cooldown. Cooldown, cooldown, cooldown yung sa... Kakagamit niya lang sa taas nun eh. Cooldown kaya napalaban siya dito. Pero look at the aggression mula kay Yuji dito. Okay, parang laban talaga ito ng mga fighters eh. Bloodlust, Axe, kumbaga. Gera na naman mga kaibigan. But the Zaman Force gets up early on. Minawan Fury sa isa. Rebo still able to walk away. Oh my G, pero papasok na naman si Rebo dito. Nilalabas na naman ang kabayo. Agad na. Horses in the back. Rebo versus Rebo. Sino ang tunay na Rebo? Nako! Kabaa, payaman dito sa taas. Yuji, one on one. Of course, we're able to get a kill onto the carry with the triple kill. It will be the first ace. Maniac! Maniac, Yuji! Oh my G! Oh, habang si Coco, habang si Coco just doing Coco things, diba? Ladies and gentlemen! Wala nang sinasabi natin, nananalo ang friend pag di sumasama si Coco. Oh my G! Ito na yun eh, tag mo yung tropa mong tag mo yung tropa mong sa basketball bangko! Jeremy Lin! Jeremy Lin! Coco Sanity, Kuya Jimbo! Naging... Naku po! Pero alam mo naman, si Coco may ginagawa naman. Oo, late kumbaga, game, late game. Late game, tsaka boy, tinan mo yung ginagawa niya, space. Space created. Yung NBA Finals, umabot yun ng Game 7. Game 7 niya. Lalabas si Jeremy Lin doon. Sa Game 7. Oh, pasalamat kayo. Pasalamat kayo, wala si Jeremy Lin. Pasalamat kayo, hindi umabot ng Game 7. Kasi kung umabot ng Game 7. Jeremy Lin, fourth quarter. Lin, Sanity. Ganun yun. Parang ganito lang. Ganun si Coco. Ganun na si Coco. Mamaya, makikita. Coco Sanity. Binabati ko lahat ng mga Coco, Coco Natics. Oo, oh, Pandi Coco. Mga Pandi Coco, Coco Official. Di ba classic eh? Kanina sumasama eh. Oh, di ba? Nagbago yung laro. Eh, ngayon classic. Oh. Tinan mo naman, tinan mo yung minimap. Look at the minimap. Yung positioning, Kuya Shinbo. Minimap na ang nagiging mini yung base dito ng Geek Fam. Oh my G, ladies and gentlemen. Ngayon, eto na ang Bren na nakikita natin kanina. Parang hindi Bren yun eh. Ah, yung Bren, parang ano eh. Parang Zen yun. Parang Zen. Parang Zen. Napanord, no? Napanord. Kulit eh. Ang kulit, double mage. Tapos para miss. Para miss, okay lang. Oh naman. Pero naman. Double mage na double melee. Oh naman. Ano yun? Eto na, golden stop na si Coco. Sabi ni Coco, wala nga ang kill eh. Walang kill eh. Akala nyo, sasama si Coco sa team fight. Hindi, sasama eh. Never. Never in forever. Sa printing lang yan, sasama sa reporting. Sa kahit nga sa reporting eh. Pili ko sa attendance lang pwede. Tapos sa reporting, taga-tape lang yan ng Manila paper. Oh parang guys, sagot ko na yung tape. Tsaka yung pentel pen. Ganun na ang mangyayari dito. Pero guys, seriously speaking ha, eto na ang nangyayari sa laban. Yeah, yeah. Dami namin joke dito, pero eto kasi yung aggression na meron sa Tamos at tsaka, ano, tsaka Harit plus Diggy, yung pre-stars, pre, yung carry, half-health kagad yan, tamaan siya ng tatlong pre-stars ni Diggy. Kaya di rin sila makalapit. Yung stars ni Diggy dyan, streamer ka automatic. Ang streamer count yan, pre-star. Okay, thank you for the stars. Agad. And eto rin, no, Geek Fam is also a team who struggles playing from behind, no? Medyo nag-steamroll lang yung, hindi nag-medyo, nag-steamroll lang yung Bren Esports dito, ipit ni Akai, of course, walang percussion, kera na agad. Pulado sila kagad dito, killing spree, Tigreal, at sumama na si Coco. Oy, naku, wala nang Naminuan's Fury, nabitin ang lasa ng ating baka, Kuya Shinbu, 15-14, and si Rebo, kumagat, kinagat si Rebo. Oo nga, si Rebo ka pa. Rebo ka pa. Rebo versus Rebo. No. Well, we get the mid lane here to be destroyed, of course, with that siege artillery. That's the first finish, an easy transition. Onto the bottom lane, you better turn it. Nang surpresa na si UG dito with the Zaman Force. All bases, all doors ng Geek Fam is now open by Ben. Pwede naman pala yun, Kuya Shin. Pwede naman, no? May download game. Kumbaga, pinasarap lang, Kuya Shin. Pinanalo lang, gusto pa mag-win. Gusto pa mag-win. Kumbaga, sabi nila, eka, bibigyan namin kayo ng galaw ng Zen Esports. Ngayon, eto na ang Bren Esports. Yeah, no. Oh my! Ano ba naman? Pwede naman pala yun eh. Alam mo yung panalo na dito yung Bren Esports, kaso ang iniisip mo pa rin yung Game 1. Yung Game 1. Nangyari itong Game 1. Pero guys, eto ha, seriously speaking, feeling namin talaga tagilid lang yung lineup ng Game 1. Pero ngayon nilabas na ang ano eh, ang tunay na jutsu. Pero sa tingin ko, Kuya Shin, ang Akai tsaka ang Gushon, hindi nagana. Oy, naku, basic days. Pero may ano? Time journey. Pero Minawan Fury is not yet burned. There's the Minawan Fury after the time journey. Coco! Coco!
Coco Sanity! Printing time! Coco Sanity! Coco Sanity! Oh, the solo player! Solo player! The solo player! Oh! Diba? Oh, naka-cancel ni Ace! Oh. Banding! 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 Oh, ikaw ang panda! Oh, 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 diba? Thumbs up! Thumbs up! Likers! Usap! Usap! Oh, how's the Philippines? Oh, oh, hello! Bro? What's good? How's the Philippines, man? How's the Philippines, bro? What's good? What's good? You like Taco Bell? You like Taco Bell? You like Jollibee? You like Jollibee? Mga kamisal, you want? Usap na lang sila! Nag-usap na lang sila! You like adobo? You like adobo? Magkausap na lang si Ace at Jakay. There we go, ladies and gentlemen, 1-1. And Bright Esports takes on this game too. My favorite food is adobo, sinabi ni Kuya Hazen kanina. Grabe talaga ang Bren, eh, no? Yun ang tinatawag na SWAT. Oo, pinaalang. Pinaalang. Kapaa. Yun naman pala, eh. Kumbaga, kasama pala sa plano. Kanina, mga naksimahangot yan, no? Simahangot. Ayun si, ano, si Ribong, ngiti-ngiti. Ngiti-ngiti pa talaga. Sabi ni Ribong, ganito kalapit. Ganito kalapit. Eto si Coco, ha? Ngingiti-ngiti na, sabi niya. Easy games? Yeah, mo, MVP! MVP si Coco! Parang Jeremy Lin. Coco Sanity! Coco Sanity. MVP boy! MVP. The solo player! Oh my... Pwede nang parang siyang si ano dito, yun, si Iyaz. Oh. The solo! Solo! The single player! Para solo queue, no? The real MVP the talaga. The real MVP. Ano, nito ng game natin. Look at the... Ito, guys, ha? Ang layo ng performance rating to, ha? Yung performance rating niya, 9.4. The highest being 8.8. Oh. That's 0.6. Malaki yan. Tsaka 43% damage on, ano, on turrets, Kuya Shin. Grabe. Yes. Into the highlights we go, ladies and gentlemen. Silipin natin kung paano nangyari, anong ganap. Kung paano, sa mga parang team fights na... na hindi sumali si Coco. Tingnan, bilangin nyo ang team fights na wala si Coco. Ah, ito, team fight number one. Dyan si Coco. Ay, wala. Pero sa tingin ko kasi si Payne ang ano dito, eh. Oo, pre. Yung ano, yung hila pabalik. Ako ang MVP para sa si Ace, doy. Ah, tala mo, ha? Ito sabi ni Coco, oy, teka. Op. Oh, slow ko lang. Oh, back na ako. Alright. Oh, kaya nyo na yan. Diba? Solo lang. Solo lang. Okay. Team fight number two. Team fight number three. Wala si E3, oh. Wala si Coco. Wala na naman si Coco, dong. Team fight! Ah, ito kasama si Kuya Cox. Cash in na to. Oo naman. Ayan. Nag-setup si Coco. Ayan si Coco! Coco man, op! Kahit sa team fight, mag-isa lang siya, Kuya Shinbu. Ganun kalupit. Siya na yung nag-rebound, siya na yung nag-pass break, siya na rin nag-slam dunk. Siya rin yung nag-assist. Siya rin yung nag-ball in. Oo, siya rin yung nag-ball. Siya na rin nag-referee. Oo, di ba? Pero guys, eto, hindi naman namin...